Hi guys! Andito na naman ang inyong ate Maymay upang bahagihan kayo ng isang kwento ng isang member ng PWAF. Ginawa ko itong istorya ng buhay ng bawat members, hindi upang husgahan sila, hindi upang ipangalandakan ang kani-kanilang mga buhay. Ginawa ko ito dahil alam ko na sa bawat istorya ng tao, ay mayroong mga mapapait na nakaraan na hindi pa nila pinapakawalan. Mayroong mga istorya na gusto nilang sabihin sa mga tao pero nahihiya sila. Dahil unang-una, hindi ni Allah alam kung pakikinggan ba sila nito. Kaya ang grupo ng PWAF ay willing na makinig sa bawat istorya nyo. Willing kaming magbigay ng aral kung anong mga payo ang pwedeng gawin namin sa lahat ng mga istorya na mapapakinggan namin sa inyo. Ang istorya ng buhay ay hindi pare-parehas. May istorya na masaya, may istoryang malungkot, may istorya na swerte ka, at merong istorya na pinagkaitang ka ng kapalaran. Sabi pang, pasan mo ang mundo dahil sa sobra-sobrang problema na dumarating sa inyo. Kaya't, samahan nyo ako, pakinggan ang isang istorya ng buhay na hindi habang panahon ay nasa taas ang tao. Siya si Melanie. May maayos na trabaho ang kanyang mama at papa. Dahil sa sobrang bless nila, kahit nangungupahan lang sila, nakakatulong at nakakapag-ampon sila ng hindi naman nila kaano-ano. Umabot na nga na 15 katao ang nakatira sa kanilang inuupahang bahay. Ganon, kabait at kamatulungin ang mga magulang niya. Puro blessings lang ang palaging dumarating sa kanila. Matagal na silang nakatira sa kanilang tinitirhang upahan. 30 years na siguro ang kanyang mama at papa na nakatira doon. Kaya mahirap nang alpasan ang inuupahang bahay nila na yun. Pero nag-style squatter na ang lugar na yun dahil sobrang dikit-dikit na ng bahay. Kaya palaging nasusunugan. Kaya napagpasyahan ng kanyang mga magulang na lumipat na lang ng ibang lugar. Kumuha ng lupa na meron lang mababang presyo na kaya nilang bayaran. At kahit ayaw man nilang pakawalan ang lugar na bahaya nila ng lugar na ilang taon din silang nakatira, wala silang magagawa kundi ang lumipat na ng bahay. Dumating ang araw na nawalan ng trabaho ang kanyang ama. Natatandaan niya, isang araw sa kanyang paglalakad, bata pa lang siya noon. Nadulas siya at napatama ang kanyang ulo sa bato. Dahil sobrang gipit na sila, hindi man lang siya nadala ng kanyang mama at papa sa clinic o sa ospital. Tanging dahon ng bayabas ang ginawa ng papa niya upang ipanggamot sa kanyang sugat na dumudugo. Ilang taon ding walang trabaho ang kanyang papa
at nawalan din ng trabaho ang kanyang mama. Kaya naranasan nila na hindi man lang makakain sa isang araw dahil walang wala talaga sila. Sa edad na 8 taon, namulat na siya sa mundo ng pangangalakal. Mataas pa ang presyo ng mga yero noon, mga bote. Kaya sa pangangalakal niya, nagkakaroon sila ng pangkain man lamang. Hindi nagtagal, nagkaroon na ng trabaho ang papa nila at bumalik na naman sa ayos ang kanilang pamumuhay. Third year high school siya at exam nila noon. Kaya busy siya sa pag-review. Yung alas 6 na ng oras ng pag-uwi niya galing school, inabot ng alas 7 dahil sobrang busy nga sa pag-review. At hindi niya inaasahan na sa pag-uwi niya na yun ay may mangyayari sa kanya. Dahil naiwan ng service, napagpasyahan na lang maglakad nito. At nang naglalakad na siya, bigla siyang kinabahan. Pero dahil nga ang nasa isip niya ay ang exam nila, nagre-review ito habang naglalakad. Nang biglang may lalaking pumalo sa kanyang batok na naging dahilan ng kawalan niya ng malay. Ilang minuto siyang nawala ng malay at pagmulat niya, wala na siyang damit. At magsisimula na ito, naghahasain siya. Kaya ang ginawa niya, sumigaw nang sumigaw siya hanggang sa may nakarinig sa kanya at tumulong sa kanya upang makawala sa lalaking balak manggahasa sa kanya. Ang araw na yon ang naging trauma sa kanyang buhay. Dahil simula ng pangyayaring yun, nawalan siya ng tiwala, natakot siya sa lahat ng lalaki, na akala niya lahat ng lalaking makikita niya ay manggagahasa sa kanya. Tanging ang ama lang niya ang pinagkakatiwalaan niya. Ilang taon din ang lumipas, ganun ang nangyayari sa kanya. May beses na sumisigaw na lang siya, may beses na lutang na siya, na parang baliw. Dahil sa pangyayaring yun, napabayaan niya ang kanyang pag-aaral na dapat kasama siya sa TAP, hindi niya nagawa. Kaya sobrang pagdamdam niya dahil ang gusto niyang mangyari ay i-surprise ang kanyang mama na makaakyat man lang sa stage upang sabitan siya ng medal. Pero dahil sa pangyayaring yun, gumuho ang mundo niya. Nang edad na siya ng 18, at noong oras na yon, noong mga panahon na yon, mayroon na siyang boyfriend. Pero takot pa rin siya na hawakan man lang ang kanyang kamay. Dahil sa tuwing hahawak, naiisip niya ang pangyayari sa kanya. Naiisip niya yung lalaking manggagahasa sa kanya. Kaya siguro, naboringan ang kanyang boyfriend sa kanya. Nakatungtong siya ng college at nagtapos siya ng 2 years course. At pagkatapos niya ng college, nagpasya siyang magtrabaho sa kahit saan. Sinabi ng kanyang nanay na pag-aaralin uli siya sa 4 na taon naman sa yung 4-year course talaga.
pero mas gusto niyang magtrabaho na lang. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ang kanyang mama. At yung pangyayaring yun ang gumuho sa kanyang mundo. Dahil bunso siya sa apat na magkakapatid, tapos siya lang ang malakas ang loob. Mama lang niya at siya ang naging kasama niya sa ospital noon. Dahil walang kasama, tapos hindi pa naman siya gaanong katanda, hindi pa niya alam kung ano yung mga pangyayari, kung anong gagawin. Nakikita niya ang hirap na hirap ang mama niya. Hanggang sa sabi ng doktor, kailangan permahan ang waiver upang lagyan ng tubo ang mama niya at nang sa ganun ay hindi mahirapan dahil nahihirap na hirap na daw ang mama niya. Dahil nga wala ang mga kuya niya, wala ang papa niya, pinermahan niya ito. Hanggang sa ilang buwan lang, biglang nawala na ang mama niya. At dahil sa pangyayaring yun, sinisisi niya ang sarili niya sa pagkamatay ng mama niya. Sinisisi niya na kung hindi niya pinirmahan ang waiver, siguro buhay pa ang mama niya niya ngayon. Kahit hanggang ngayon, may oras pa rin na pumapasok sa isip niya na siya ang naging dahilan ng kamatayan ng kanyang mama. Kaya may beses na napapanaginipan niya ang mama niya at sinasabi nito na wala siyang kasalanan. Lumipas ang mga panahon, nag-usap, nagkasundo sila ng kanyang boyfriend na magsama na. At naging maayos ang kanilang pagsasama, nagkaroon ng trabaho, parehas, hanggang sa nabuntis siya. Wala pang 9 months, nanganak na siya. Kaya, ang bata ay delikado ang buhay. Nagdasal siya at sinabi niya na sana maging okay ang baby niya. Sinabi din niya sa mama niya na tulungan ang baby niya. At sa awa ng Diyos, kahit nasa incubator ang baby niya, dahil wala pang 9 months, ay naging okay ito. Pero habang lumalaki ang anak niya, ay naging sakitin ito na naging dahilan ng pagkaubos ng mga ipon nila ng kanyang asawa. Dumating din yung time na ang perang pinuhunan ng kanyang asawa ay na-scam ng ibang tao. Kaya hindi nila alam kung paano sila babangon. Hindi nila alam kung paano pa sila makakakuha ng pampuhunan. Naging okay lang ang kanyang anak na sumapit na ang kanyang 3 taon. At umaasa siya na mas maging malusog pa ito. At umaasa din siya na sana maging ayos na ang kanilang buhay ng kanyang asawa. At dito na natatapos ang kanyang kwento ng buhay. Tinanong ko siya. Sabi ko, kung anong nabago sa buhay niya nung sumali siya sa PWAP, sa grupong PWAF. Sabi niya, natutuwa siya nang nakapasok siya. Dahil
puro agad blessings ang natatanggap niya. Kahit daw baguhan, walang pinipili. Basta daw magtiis, magtiyaga, at magtiwala ka lang. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, isa ang PWAF sa nakakatulong sa kanya. Blessings daw talaga. Dahil sa sitwasyon nila, kahit sa pambili ng pagkain, natutulungan sila dahil sa mga pakana ng PWAF. Kaya, napakaswerte niya na isa siyang miyembro ng PWAF. Sana nagustuhan ninyo ang istorya ng buhay niya. At sana nagkaroon kayo ng aral na nakuha. At para sa iyo, Lani, huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng iyong mama. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng nangyayari sa buhay ay nakatadhana. Lahat ng mga pangyayari ay may dahilan. Nataon lang na ikaw ang kasama ng mama mo. Pakawalan mo na ang pait ng nakaraan at palagi kang mag-isip ng positibo at huwag mo sisihin ang sarili mo dahil sa pagsisisi mo na ikaw ang may gawa sa pagkamatay ng mama mo, lalo mo lang pinahihirapan ang damdamin mo. At alam ko, malulungkot ang mama mo kapag ginawa mo ito. Kaya, magpakatatag ka lang. At palaging maging positibo sa buhay. At tandaan mo, lahat ng mga pangyayari ay kinakatadhana. Salamat sa pagbabahagi mo ng kwento. God bless sa inyo. At palagi kayong mag-iingat.